Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Galit na Engkanto. Ate, ba't hindi ka pa nag-aasikaso? Hindi ka ba sasama mamaya? Yan ang bungad tanong ng 18 taong gulang na si Apollo sa panganay niyang kapatid na si Luna. Pagsilip niya kasi sa kwarto ng 20 anyos na dalaga ay nakahilata pa to sa kama. Sige kate, pagagalitan ka na naman ni Papa kapag nalaman nun na hindi ka pa nag-aayos dyan. Nag-inat ng katawan ng dalaga bago nilingon ang nakababatang kapatid at sarkastikong ngumiti. Sigurado kang pagagalitan ako ni Papa? Nako, Apollo, baka matuwa pa yun, no? Pag-irap ng dalaga ay saka naman lumapit sa kama ang binata at pasimpleng lumundag. Uy! Bumango ka na dyan, te! Nakaka-boring dun eh! Napaismid na naman ang dalaga bago muling umunat ng katawan. Pigagawin pa nga ako. Maglilinis ako ng kwarto. Tingnan mo, ang kalat na sobra. Saka mo na yan iligpit. Bawon ka na dyan. Tulungan mo na si Aster mag-ayos ng gamit niya, no? Miso mo na dyan, te! Mamaya tatawag na yun sila mama at papa. Pagagalitan tayong lahat kapag nakitang hindi pa tayo nakaredy. Pilit na bumangon ng dalaga at saka sinamaan ng tingin ang nakababatang kapatid. Kasama naman pala si Aster eh. Bakit pa ako sasama? Ikaw na nga nagsabi nakakaboring dun sa palaisdaan. Kaya nyo na yan. Hindi pa natatapos magsalita ang dalaga ay bumukas na ang pinto ng kanyang kwarto. At mula roon ay pumasok si Aster, ang 13 taong gulang na lalaki at bunso nilang kapatid. Napakamot si Aster ng medyo curly niyang buhok, kasunod ng pag-aayos ng salamin sa matang may mataas na grado. Bata pa lang kasi ay malabo na talaga ang kanyang paningin. Ate, kuya, let's go na. Natunog na yung telepono sa baba. Sila mama at papa na yun malamang. Dahil doon ay wala nang nagawa si Luna kundi mag-ayos na rin ang sarili. Kahit labag man sa loob niya ang sumama papunta sa kanilang palaisdaan. Para sa magulang ng 3 magkakapatid, espesyal ang araw na yon dahil ito ang unang taong anibersaryo ng kanilang maliit na palaisdaan. Isa kasi ito sa mga naipundar na mag-asawang Lucio at Estela Muñez na talagang pinaghirapan nila ng gusto. Ilang minuto matapos makapag-impake ng mga gamit ay agad ding lumabas ng bahay ang magkakapatid at tumungo sa kinaroroonan ng kanilang sasakyan. Pinagbuksan sila ng driver at matapos maisaayos sa mga maleta ay nagtabi-tabi na nga ang 3 sa loob ng van. Ilang saglit pa'y napalingon si Apollo sa kanyang ate na noong mga oras na yon ay walang imik at nakanguso pa. Tol, Aster, look at ate oh. She seems to be excited na makita sila mama at papa. Napangiti naman si Aster matapos makita ang mukha ng kanilang ate. Nek-nek mo, tigilan nyo na nga akong dalawa ha. Kokotongan ko kayo. Ganitong inaantok pa talaga ako. At saka, hello? Sino ba namang may excite kung ibubungad lang sa'yo yung sermon? Ang nega mo naman, te. Uyongo. Napaismid ang dalaga sa dalawang kapatid bago nagwika. Palibasa kasi hindi kayo pinagagalitan. Kayong paborito mga anak eh. Nagkatinginan na lang sina Apollo at Aster na sabay pang napakibitbalikat dahil sa sinabing yon ng kanilang ate. Noon pa man kasi ay ramdam na ni Luna na nawalan na siya ng importansya sa kanilang ama magmula ng isilang si Apollo at Aster. Ang dalawang binata kasi ang pinaka-itinuring na swerte ni Ginoong Lucio na dumating sa kanilang buhay. Kaya naman, madalas niyang napagsasabihan si Luna sa kahit kakaunting mali na nagagawa nito. Dahil sa madalas na ganoong sitwasyon ng pagbabangayan nilang mag-ama, ay tila napalayo tuloy ang loob ng dalaga sa kanyang tatay. May pagkakataon tuloy na sumasagi sa isip ng dalaga na sana'y hindi na lang siya nagkaroon ng mga kapatid. Dahil kung nag-iisang anak lang siya, malamang sa malamang ay sa kanya lahat ibubuhos ang atensyon at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang oras ng biyahe,
Eksakto 3:30 ng hapon ay narating na nga ng magkakapatid ang nasabing palaisdaan. Ginising na lang silang tatlo ng driver dahil nakatulog sila habang nasa biyahe kanina. Pagmulat ng mga mata ni Apollo ay tumambad kagad sa kanyang paningin ang napakagandang tanawin. Uy, ayos to. Tagal ko na rin hindi nakapunta dito ah. Parang mas gumanda siya ngayon, Teno. Napasilip din sa bintana sina Luna at Aster. Doon nga nila nasaksihan ang malaking pinagbago ng nasabing lugar. In fairness ah, oo nga no. Pagbukas ng pinto ng van, ay sabay-sabay na napadako ang tingin ng magkakapatid sa kabundukan na nasa pinakadulo ng tanawin. May tila kagubatan din sa dakong yon na sinasabing taniman din ng mga prutas, katulad ng mangga at iba pa. Nang mapatingin nga si Apollo sa nasabing taniman, ay iba kagad ang dating sa kanya ng nasabing lugar. Parabang may kung anong kakaiba rito, bukod sa pagiging maganda ng mga tanawin. Sa hindi malamang kadahilanan, ay pinapanayuan siya ng mga balahibo sa braso na kaagad ding umakyat sa batok. Kaya napahima siya sa bahaging yun. Okay ka lang, kuya? Napangiti ng pilit ang binata sa nakababata niyang kapatid. Ha? Oo, tol. Sige na, bilisan mo na. Nauna na si ate, oh. Nagmamadali na nga ang dalawang lalaki na kunin ang gamit nila bago sumunod kay Luna. Na nung mga sandaling yun ay manghang-mangha sa buong kapaligiran. Dumiretso ang tatlo sa magarang bahay na nakatirik sa gitna ng palaisdaan. Pagpasok nila ay sinalubong sila ng kasambahay na si Ate Lita na kukunin sana ang kanilang mga maleta, subalit tumanggi ang magkakapatid. Salamat po, pero kami na po magdadala sa mga kwarto namin. Nasaan po sila mama at papa? Nang sabihin ni Aling Lita na nasa palaisdaan pa ang kanilang mga magulang, ay nagpaalam na ang magkakapatid sa kasambahay. Tila nag-uunahan silang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay at hinanap ang kani-kanilang mga kwarto. Katukin niyo na lang ako guys ha, kapag nandiyan na sina mama at papa. Inaantok pa talaga ako eh. Idlip lang ako saglit. Sige ate. Tara na Aster, bilisan mo. Dahil sa iisang silid lang magkasama sina Apollo at Aster, kaya tila nag-uunahan ng dalawa na tumakbo papunta roon habang nagtatawanan. Pagpasok nila sa kwarto na nasa pinakadulo ng ikalawang palapag, ay kaagad inilagay ni Apollo sa isang sulok ang maliit niyang maleta. Pagkatapos noon, ay sa kanya tinanaw mula sa sliding door na may maliit na balkonahe ang palaisdaan na naipundar ng kanilang mga magulang. Tol, yun sila mama at papa oh. May mga bisita yata sila eh. Sino kaya yung mga kasama nila? Ako talagang tinanong mo kuya no. Ayaan mo nga yan sila. Maglalaro muna ako. Don't disturb me ha. Napailing lang si Apollo habang patuloy na tinatanaw ang mga magulang na nasa malayo. Simula na magkaroon sila ng palaisdaan, ay bibihira na lang umuwi ng bahay ang mag-asawang Muñez. Tila nalungkot tuloy ang binata matapos yung sumagi sa kanyang isipan. Ngayon kasing mayroon ng negosyo ang sarili nilang pamilya, ay palagi namang wala ang kanilang mga magulang sa kanilang bahay. Ay, nakakamiss tuloy yung dati. Hindi katulad nitong parang nasa ibang bansa yung mga magulang namin. Pagkasabi niyang yon, ay muli siyang napabaling ng tingin sa pinakadulong bahagi ng palaisdaan, kung saan ay nakatirik ang matatayog na mga puno. Nang humangin ay kitang-kita ng binata kung paano tila magsayawan ng mga puno, kaya napabilib na naman siya sa mga nakikitang kagandahan ng kapaligiran. Subalit, nang dumampi na sa kanyang balat ang ihip ng hangin, ay muli na naman siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot. Hindi excitement ang dala nito sa kanyang pagkatao, kundi kaba na hindi niya naman alam kung saan nagmumula. Napahawak tuloy siya sa dibdib sapagkat biglang bumilis ang pagtibok nito. Habang pinananayuan ang balahibo sa braso at batok, ay napapalingalinga siya sa ibang bahagi ng palaisdaan.
dahil pakiwari niya na mga oras na yon ay may kung sinong nakatingin sa kanya mula sa kung saan na hindi naman niya makita-kita o malaman kung sino yon. Naantala lang siya at tila nagising sa ulirat nang biglang may lumipad na malaking puting ibon malapit sa balkonahe. Nagitla ng bahagya ang binata habang napapatingin sa ibong nagkakakampay na mga pakpak nito't lumipad palayo. Ha, walang yung ibon yun ha. Pagkasabi niyang yon, ay bumalik na siya sa loob ng kwarto't dumapa sa katapat na kama kung saan naroon ang bunso niyang kapatid na naglalaro sa cellphone nito. Ipinikit na rin niya ang mga mata para makaidlip kahit saglit lang hanggang sa lumipas ang mga sandali. Nagising ang binata dahil sa mahihinang pagtapik ni Aster sa kanyang pisngi. Kuya! Kuya! Tingnan mo, bilis! Pagkamulat ay napatingin kagad si Apollo sa balkonahe kung saan nakaturo ang nakababata niyang kapatid. Bigla siyang napabangon matapos makita ang malalaking ibon na nakadapo sa stainless balcony railing. Tatlo ito at magkakaiba ang kulay. Isang itim, isang puti at isang brown. Anong ibon yan, kuya? Pagkatayo ng magkapatid ay minasdan nila ang tatlong ibon na hindi pa rin umaalis sa pwesto habang tila nakamasid sa kanila. Kanina pa yan dyan? Hindi nga umaalis eh. Kanina ko pa po binubugaw yan, bago pa lumubog yung araw. Nang sabihin ni Aster ay sakalang napansin ni Apollo na madilim na pala ang paligid. Minasdan niya lang ang mga nasabing ibon hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Dahil doon ay muli na namang nakaramdam ng kakaibang puwersa ang binata. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan simula sa paa, paakyat sa tuhod na nagpaikot-ikot sa tiyan at tumungo sa dibdib bago mamalagi sa kanyang batok. Pagkahimas ni Apollo sa batok ay doon niya rin napansin na pinagpapawisan siya ng malamig, kaya napaatras siya at natakot. Subalit hindi niya ipinahalata sa nakababatang kapatid. Ano bang ibon yan, kuya? Hindi ko rin alam eh, pero nakita ko na yung puti kanina. Pero baka dito talaga yan. Dito sila naglalagay kasi meron tayong palaisdaan. Hindi na natapos ng binatang sinasabi sapagkat biglang humuni ng magkakasunod ang mga nasabing ibon. Dahil doon ay mas lalong kinilabutan si Apollo, sapagkat iba ang pakahulugan sa kanya ng nakakatakot nitong huni. Pagkampay ng mga ibon ng kanilang pakpak ay doon lang din na-realize ng magkakapatid na halos life-size pala ang laki ng ibon. Nang makita yun ni Aster ay napatakbo siya sa pinto. Gagi kuya Apollo, ang laki niyan, nakakatakot! Sa isang iglap ay bigla na lang nawala sa himpapawid ang nasabing ibon. Kaya naman kahit papaano'y nawala na rin ang tensyon na nararamdaman ng dalawang binata. Kagad isinarat ikinandado ni Apollo ang sliding door habang tila hindi pa rin makapaniwala sa nakita. Napatingin sila sa bunsong kapatid na nakatayo naman sa pinto ng kwarto habang hindi rin makapaniwala sa mga nakita. Baba na tayo, baka nandyan na sila mama at papa. Dali-dali silang lumabas ng kwarto at nagtungo sa silid ni Luna para tawagin na rin ang dalaga. Nang makapag-ayos na pare-pareho ay magkakasabay silang bumaba at nagtungo sa dining area. Eksakto naman na nandoon na rin ang mga magulang nila at ipapatawag na rin sana silang tatlo para makapag-apunan. Nagmano kaagad ang magkakapatid sa kanilang mga magulang bago nagkanya-kanya ng upo sa tapat ng hapagkainang inihahanda pa lang. Magsikain na kayo ng marami mga anak. Anibersaryo ng palaisdaan natin, kaya marami kaming ipinaluto ng tatay nyo. Thank you po, Ma, Pa. Happy anniversary. Happy anniversary po sa palaisdaan natin. Ma, Pa, happy anniversary po. Siguro, Kuya Apollo, kaya siguro may ibong kaninang malalaki kasi nakikiselebrate din yung mga yun. Napangiti ng pilit si Apollo sa bunsong kapatid bago ito pasimpleng sawayin. Bunso,
Anak, hindi makakaroon ng ibon sa palaisdaan natin. Mayroon tayong pantaboy o pambugaw ng mga ibon. Ikaw talaga? Dahil sa sinabing yun ng kanilang ina ay nakatinginan na lang ang magkakapatid na lalaki. Maiba tayo. Saan ba kayo dumiretso kanina pagdating ninyo? Sayang at hindi nyo nakilala kanina ang mga bisita natin. Dapat sana eh dumiretso kayo kanina sa palaisdaan. Maaga raw kayong dumating eh. Pasensya na ma. Nakatulog kasi kami. Si Ate Luna kasi. Inaantok pa raw kaya natulog na lang din kami ni Aster. Sorry po. Antok na antok lang talaga ako eh. Napuyat po kasi ako kagabi. Pagtingin ng magkakapatid sa kanilang ama ay kitang-kita nila kung paano nito napaismid na parabang dismayado ng mga oras na yun. Oo nga, tama ang mama nyo. Imbis na puntaan nyo kami kanina para maipakilala namin kayo sa mga bisita eh mas inunan nyo pa ang pagtulog. Puyat na puyat ka saan, Luna? Eh wala ka namang inatupag sa bahay. Pagkalaon ay bumaling ang Ginoo sa panganay niyang anak na si Luna. Bago muling nagsalita na halatang dismayado sa mga pangyayari. Luna, dalaga ka na kaya dapat ikaw ang nagiging modelo sa mga kapatid mo. Kung inaya mo sana silang magpunta sa palaisdaan kanina, di sana nakilala niyo yung mga bisita kanina na potential partner natin dito sa negosyo. Yung isa pa namang bisita roon naghahanap ng magiging girlfriend ng anak niya. Big time yun. Kung nakilala mo di sana baka nagustuhan ka pa para sa anak niya. Diyos ko naman oh, wala ka talagang tulong kahit kailan eh. Napatingin sina Apollo at Aster sa kanilang ate na hindi umiimik ng mga sandaling yon. Sumundok na lang ang dalaga ng makakain na parang walang narinig, kaya mas lalong nanggalaiti ang kanyang ama. Parang wala lang sa iyo yung mga sinabi ko ah. Parang wala kang narinig. Napakabastos mo talagang bata ka. Hindi ko alam kung kanino ka nagmana eh. Hindi naman ganyan ugali namin ng mama mo, pati ng mga kapatid mo. Siguro, sa masamang espiritu o elemento ka pinaglihi, kaya ganyan ka kabastos. Naknanto ko naman oh. Natigilan ng Ginoo dahil biglang nagbagsak ng kutsara tinidor ang dalaga. Ano naman bang ginawa ko, hapa? Pagkalaon ay sakato lumingon kay Apollo. Namumula na ang mukha ng dalaga dahil sa pagpipigil ng mga oras na yon. Subalit, hindi na niya talaga matiis ang kanyang ama. Di ba sinabihan na kita, Apollo? Ayokong sumama rito eh. Kasi alam ko na ganito ang mangyayari. Pilit ka pa kasi ng pilit eh. Alam naman nating lahat na kahit anong gawin ko, hindi ako magiging perfect sa paningin mo, Papa. Nagulat ang lahat dahil sa mga sinabing yon ng dalaga. Ito kasi ang unang pagkakataon na sumagot ito sa kanyang ama. Ate, tama na, please. Hindi! Sige pa, sino ba yung lalaki na yon? Sige, pakakasalan ko siya kahit bukas na bukas din para lang makontento ka na sa buhay. Para naman kahit papani maramdaman ko ulit na anak mo ko. Hindi na naituloy pa ng dalaga ang kanyang sinasabi sapagkat sinampal na siya ng malakas ni Ginoong Lucio. Salbahe kang bata ka! Hindi na sumagot si Luna. Napahawak na lang to sa pisngi kasunod ng marahang pagpatak ng mga luha. Pagkatapos noon ay padabog siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Ate! Wait! Susundan sana ni Apollo ang kanyang ate kaya lang ay bigla na naman bumose si Ginoong Lucio. Hayaan mo siya! Kapag may umalis dyan sa upuan, makakatikim sa akin! Sige na! Magsikain na kayo! Dahil doon ay wala nang nagawa ang mag-iina kundi sundin ang mga sinabi ni Ginoong Lucio. Kaya kahit tila nawala na ng gana sa pagkain ay pinilit na lang ni Apollo ang sarili na ubusin ang sinandok niyang pagkain. Nang mga oras na yon, habang tahimik silang naghahapunan ay hindi pa rin niya mapaniwalaan na nakapagsalita ng ganoon ang kanyang ate. Nagigilty tuloy ang binata sapagkat pinilit niya pang isama si Luna kahit ayaw naman talaga nito. Dahil doon ay napabuntong hininga na lang siya habang napapaisip. Kasalanan ko to eh. Dapat hindi ko nalang pinilit si ate na magpunta dito. Ay, nakakainis naman talaga.
Pagkatapos ng hapunan ay kaagad nagtungo sina Apollo at Aster sa silid ng kanyang ate, subalit wala doon ang dalaga. Dahil doon ay nag-alala ng husto ang dalawang binata. Hanapin ko si ate. Magpunta ka dun sa kwarto natin. Sasama ko, kuya. Wala nang nagawa si Apollo kundi pasamahin na lang ang bunsong kapatid. Eksakto 8:30 ng gabi. Lumabas nga ang dalawang binata sa magarang bahay na lingid sa kanilang mga magulang. Hinanap nila sa palaisdaan si Luna subalit hindi rin nila yun nakita. Nakita nila ang dalaga malapit sa mga punong tahaniman. Nakatambay siya roon at nagsisindi ng sigarilyo. Ate, tara na. Bumalik ka na sa loob. Kumain ka. Wala naman na sa dining area si Papa eh. Papabayaan niyo na nga ako rito. Bumalik na kayo sa magandang bahay na yon. Pakinahanap na kayo ng mga magulang niyo, lalo na yung tatay niyo. Nang sabihin niyo ng dalaga ay kitang-kita sa mukha ng dalawang lalaki ang kalungkutan, kaya nilapitan nila ang dalaga at sabay na niyakap. Sorry ate, dapat talaga hindi na kita pinilit na sumama eh. Sorry talaga. Sorry din ate, pasensya ka na kay Papa. Tila lumambot namang kaagad ang puso ng dalaga matapos marinig ang sinabi ng mga nakababata niyang kapatid. Medyo gumaan din ang pakiramdam niya ng mga sandaling yon dahil sa mga sinserong pagyakap ng dalawa. Napabuntong hininga si Luna bago tumanggal sa pagkakayakap. Pagkalaon ay tinapon niya ang sigarilyo bago magsalita. Don't worry guys, hindi naman ako galit sa inyo eh. Ano ba kayo? Sige na, bumalik na kayo roon. Dalhan mo na lang ako sa kwarto ng pagkain. Maya-maya susunod na ako, magpapahangin lang ako. Promise. Nakangiting nagkatinginan ng dalawang binata bago marapos sa kanilang ate. O sige te, basta huwag ka na masyadong magpagabi rito ha. Malamok dito eh. Nakangiting tumango si Luna bago naglakad pabalik sa bahay ang dalawang binata. Ilang minuto ang nakalipas nang nasa main entrance na ng bahay sina Apollo at Aster ay muli na naman nilang narinig ang nakakakilabot na huni ng mga ibon. Sabay na napatingala ang dalawa habang parehong napapayakap sa mga sarili. Kuya, yun yung ibon kanina sa balcony. Akala ko ba? Huwag ka masyadong kabahan. Di ba sabi naman ni Mama eh, walang ibon dito dahil maraming pambugaw? Hindi na natapos ni Apollo ang sinasabi sapagkat bigla na namang humuni ang nasabing ibon. Mas lalong nangilabot ang dalawa dahil doon. Iba kasi ang hatid ng huni na yon sa kanila. Para bang may sinyalis itong hindi magandang pangyayari. Nagmadaling pumasok ang dalawang binata at naabutan pa nila ang kanilang ina sa living room. Napapunta na rin sa kwarto nito. Ma, narinig niyo po ba yung nakakatakot na huni ng ibon? Napakunot noo ang ginang na tila ba nagtataka. Ibon? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na wala namang ibon dito sa palaistaan? Marami na kasing napapatay at nahuhuling ibon yung mga trabador natin. Kaya umiiwas na yung mga ibon sa lugar na ito. Sige na, magsitulog na kayo. Good night na mga anak. Sige po. Good night, Ma. Good night po, Ma. Pag-alis ng ginang ay nagtungo muna ang dalawang binata sa kusina para maganda ng pagkain para sa kanilang ate. Dinala kagad nila ang pagkain sa kwarto ni Luna at iniwan na lang doon. Nang nasa sariling silid na sila, ay parang hindi pa rin makapaniwalang dalawang lalaki sa mga pangyayari. Pero pinilit na lang hindi pag-usapan ng tungkol sa nasabing mga ibon dahil hindi rin naman sila pinakikinggan ng kanilang mga magulang. Habang naglalaro si Aster ng mobile game bilang pagpapaantok, si Apollo naman ay nakatingin lang sa kisame at nag-iisip-isip. Nakabalik na kaya si ate sa kwarto? Pagpikit ng mga mata niya ay bigla kagad siyang dinalaw ng antok at sa kasagsagan ng kanilang pagtulog ay bigla siyang dinalaw ng panaginip. Pagdilat ng mga mata niya'y nakita niyang tila lumilipad siya sa ere at tinatanaw ang palaisdaan nila. Nang marinig ng binata ang pagaspas mula sa kung saan,
ay napabaling ang tingin niya sa kaliwat kanan. Nakita niya ang dalawang malalaking ibon na itim at puti na nakita nila ni Aster na nakatambay sa balkonahe. Doon niya napagtanto na tila nasa katauhan siya ng kulay brown na ibon at palipad-lipad habang nakamasid sa kanilang palaisdaan. Kinabahan kagad ang binata at pinilit niyang umiba ng direksyon ng paglipad, subalit tila hindi naman niya makontrol ang sarili. Ilang saglit pa'y nagtungo ang mga ibon sa kapunuan. Doon ay naaninag pa ni Apollo ang kanyang ate na mag-isang nagsisigarilyo. Ate! Ate! Tulong! Ano itong nangyayari? Walang nagawa ang binata kundi sumang-ayon sa agos ng paglipad ng ibon, kung saan tila nakulong ang kanyang kaluluwa. Ilang saglit pa ay napadpad sila sa masukal na kagubatan na nasa paanan ng kabundukan na malapit sa lugar na iyon. Dumapo ang mga ibon sa isang matayog na puno na napalilibutan ng mga alitaptap. Habang pinagmamasdan ng binata ang lugar, ay nakaramdam siya ng mabigat na puwersa na mismong nanggagaling sa matayog na puno. Nang umihip ang hangin ay tila nabugaw ang mga alitaptap na tahimik na nagpapaikot-ikot sa puno. Kasunod noon ay biglang humuni ang mga ibon na nagdala ng matinding kilabot sa katauhan ng binata. Ano ba itong nangyayari? Ibalik niyo na ako sa amin! Tulong! Tulong! Natigilan sa pagsigaw si Apollo sapagkat umuyog ang nasabing matayog na puno. Kasunod noon ay biglang dumilim ang paligid dahil nawala ang mga alitaptap na nagpapaliwanag sa lugar na iyon. Nang napatingin ang mga ibon sa pinakaibaba ng puno ay doon na nasilayan ni Apollo ang itim na usok na unti-unting lumalabas sa pinakalupa kung saan nag-uugat ang nasabing puno. Hindi alam ng binata ang gagawin ng mga oras na iyon. Gustuin niya mang lumipad palayo at kontrolin ang ibong kulay kayumanggi, subalit hindi niya magawa. Para lang talagang natrap ang kaluluwa niya sa nasabing ibon, kaya mas lalong nahintakutan ng binata. Ang mga sumunod na kaganapan ay mas nakagigimbal pa. Mula sa ilalim ng lupa ay lumitaw ang isang nilalang na ngayon niya lang nakita sa buong buhay niya. Animoy pusa ang hugis ng mga mata. Walang ilong at bibig, patatalas ang tenga at may kumikinang na hikaw at kwintas. Mahaba rin ang buhok nito, mistulang maninipis na ugat ng puno. Wala itong kahit na anong suot na tumatakip sa katawan, subalit wala namang itong dibdib at ari. Matatalim ang kuko ng nasabing nilalang na parang kayang humiwa ng kahit na anong bagay. Pagkakita roon ni Apollo ay para siyang nabato. Ang takot na nararamdaman niya ay parang nakakalunod na sa mga oras na yon. Kaya sinikap niyang ikalma ang sarili. Hanggang sa marinig niyang muli na humuhuni ang mga ibon na parang nakikipag-usap sa nasabing nilalang. Napasigaw sa isip ang binata habang pinagmamastang umaakyat papunta sa kinaroroonan nila ang nilalang na galing sa ilalim ng lupa. Encanto! Tulong! Tumawad niyo ako! Pagtingin ng Encanto sa kulay kayumangging ibon ay biglang nanlisik ang mga mata nito na parang galit na galit. Dahil doon ay parang nanlamig ang kaluluwa ni Apollo. Pagkalaon ay biglang nagbikas ang nasabing Encanto na laking pagtataka ng binata sapagkat naririnig niya itong tila humuhuni kahit pa walang bibig. Nang maunawaan niya ang plano ng mga ito ay nagimbal siya. Kaya pinilit niya ang sarili na kumawala sa tila pagkakatrap sa loob ng katawan ng kayumangging ibon. Ilang saglit pa'y isa-isa nang naglipara ng tatlong ibon papunta sa magara nilang bahay na nasa gitna ng palaisdaan. Unti-unti namang bumalik sa ilalim ng lupa ang nasabing Encanto, kasunod ang pagbalik din ng mga alitaptap sa matayog na puno. Nakipagpambuno pa rin si Apollo at pilit na kumakawala sa katawan ng ibon ng mga sandaling yon, kahit alam niyang wala siyang magagawa. Para awa niyo na! Huwag niyo itong gawin sa akin, please! Huwag! Maawa naman kayo! Huwag! Napabalikwas ng bangon si Apollo, dahilan para magulat din ang bunso niyang kapatid.
Nang masdan ni Aster ang kanyang kuya ay nag-alala rin siya sapagkat pawis na pawis ang binata habang namumutla ang muka. Dahil doon ay natigilan siya sa paglalaro ng mobile game at lumapit sa higaan ni Apollo para tanungin ito. Kuya, bakit po? Anong nangyari? Nagpalinga-linga muna si Apollo sa buong silid, dala ng kalituhan sa mga nangyari. Hindi niya rin kasi maipaliwanag ang kababalaghang naranasan niya kanina lang. Nananaginip ka man ang masama, kuya? Nang sabihin niyo ni Aster ay biglang napatingin si Apollo sa orasan na nasa maliit na tukador sa pagitan ng kanilang kama. Nang makita niyang alas 10 na ng gabi, ay doon na nanumbalik ang lahat ng mga nangyari. Hindi yung panaginip. Si Ate Luna! Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat bigla na lang silang nakarinig ng mga huni mula sa labas ng balkonahe. Kagad nang inig ang mga kalamnan ng dalawang lalaki, subalit nang maisip ni Apollo ang kanyang Ate Luna, ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Gising mo sila, Mama at Papa, bilis! Pagkasabi niyang yun, ay dali-dali silang lumabas ng kwarto. Tinakbo niya ang silid ni Luna habang si Aster naman ay bumababa at tinungo ang silid ng mga magulang nila. Pagpasok ni Apollo sa kwarto ng kanyang ate ay nakita niya ang tatlong ibon sa balkonahe na nilalantaka ng mga pagkaing inihanda niya kanina para sa dalaga. Nang makita siya ng mga ito, bago pa niya bugawin ay naglipara na ang mga ibong singlaki ng tao. Palayo ito habang humuhuni ito na siya namang nagbigay ng kakaibang takot sa pagkatao ni Apollo. Pagkalayo ng mga ibon ay eksakto naman na dumating sina Ginoong Lucio at Ginang Estela na wala rin kaalam-alam sa mga pangyayari. Ano bang nangyari? Bakit mo ba kami pinagising? Ano namang ginawang kalokohan ng ate mo? Hindi na rin napigilan ni Apollo ang sarili kaya galit niyang sinagot ang Ginoo. Tama na pa! Please lang po! Nagulat ang lahat ng naroon sa kwarto kaya wala kagad na kaimik ng mga sandaling yon. Wala pa talaga kayong pakialam kay Ate Luna? Ha? Kukunin na siya ng mga ibon na yon. Kitang-kita ko sa panaginip ko. Alam kong hindi niyo maintindihan pero totoong sinasabi ko, Ma! Pa! Sa halip na maniwala ay galit na hinarap ni Ginoong Lucio ang pangalawa niyang anak at saka ito sinapok sa muka na ikinagulat din ni Ginang Stella at ni Aster. Ito kasi ang unang pagkakataon na nasaktan ng Ginoo si Apollo. Ganyan yung natutunan niyo sa atin niyo? Ang sumagot-sagot na rin sa akin? Wala talagang kwenta yung babaeng yan. Hayop na yan. Anong pinagsasabi mong ibo na kukuha sa atin mong walang hiya? Ano? Nag-aadi ka na ba, Apollo? Ano? Sagot! Hindi na naituloy ng Ginoo ang sinasabi dahil biglang na nakitang dibdib niya. Kaya labis na nag-alala ang kanyang asawa. Kumuha ka ng tubig! Aster, please! Napatanga naman si Apollo dahil sa mga nangyari. Mabuti na lang din at walang nangyaring masama sa kanyang tatay. Kaya kahit paano'y nabawasan ang agam-agam niya ng gabing yon. Subalit nagalit din tuloy si Ginoong Lucio sa ikalawa niyang anak. Gawa ng iskandalong yon ay halos hindi nakatulog ang buong mag-anak. Pagsikat ng araw, tahimik silang nag-almusal, subalit wala si Luna. Dahil doon ay mas lalong naging sigurado si Apollo sa kanyang hinala na kinuha nga ng engkanto ang kanyang ate. Kaya lang ay kahit anong pagpilit niya sa mga magulang ay hindi naman siya pinaniniwalaan. Kaya bago magtanghalian ay nagpunta siya sa opisina ng ama. Naabutan niya roon ang Ginoo kausap ang kanyang ina. Nanikluhod na siya at tumingi ng tawad para lang mapaniwalaan siya nito. Pa, please naman po, maniwala kayo. Hanapin natin si ate sa kakahuyan. Doon sa lagpas ng mga taniman ng prutas. Pa, believe me, please. Ma, maniwala kayo. Hindi umuwing mag-isa si ate. Mamayang gabi, ipahatid ko na kayo sa driver. Pag-uwi namin ng mama nyo sa bahay, mag-usap-usap tayong lahat. Kailangan ng putulin ang mga sungay ninyo, lalo na yung ate mong walang hiya. Pa, maniwala ka naman. Shut up! Dahil doon
ay wala nang nagawa pa si Apollo kundi umiyak ng mga oras na yon. At ng araw ding yon, hinatid nga sila ng driver pauwi sa kanilang bahay sa Maynila. Eksakto 8:00 ng gabi nang makauwi sila. At gaya ng hinala ni Apollo ay wala nga roon ang Ate Luna nila. Umiyak na lang nang umiyak si Apollo sa kanyang kwarto sapagkat hindi niya alam ang gagawin kung paanong masasagip ang kanyang ate. Nang makatulog ang binata ay muli na naman siyang dinalaw ng kakaibang panaginip. Katulad ng nangyari nung isang gabi ay para na namang nag-astral ang kanyang kaluluwa at natrap sa kayumangging ibon. Galing sa himpapawid, nakatatapos lang tumanaw sa palaisdaan ay nagtungo ang mga ibon sa matayog na puno na nasa gitna ng masukal na gubat. Pagdako ng mga to sa matabang sanga ay nagpulasan ng ilang mga alitaptap. Ilang saglit pa nga'y humuni ng nakakakilabot ang mga ibon subalit na mga oras na yon ay tila nasanay na si Apollo sa tulog na yon. Hindi na siya gaanong kinakabahan. Habang tila nakakulong sa katauhan ng kayumangging ibon ay nagmasid-masid siya sa paligid hanggang sa umihip na naman ang hangin dahilan para magpulasa ng mga alitaptap. Sinundan niyo ng nakakakilabot na puwersa galing sa pinakaugat ng puno hanggang sa isang itim na usok na nga ang unti-unting lumabas mula roon. Nakita na naman ng binata ang engkanto subalit ang mas nagsilay ng matinding hilakbot sa kanyang pagkatao ay nang makita niya si Luna na nalilingkis ng malaugat na buhok ng engkanto. Sa itsura pa lang ng dalaga ay halatang hirap na to at nanghihina. Nahabag ang binata sa kalagayan ni Luna, lalo na nung nagkakakawag ito at pilit na kumakawala sa pagkakalingkis. Tulungan niyo po ako. Panangawa niyo na kung sino man nakakarinig. Tulong! Pagkarinig ng binata sa mga sinabi ng kanyang ate ay pinilit niya na rin kumilos. Subalit katulad noon ay hindi niya pa rin nagawang maniobrahin ang katawan ng kayumangging ibon. Huwag niyong sasaktan ng ate ko! Napatingin sa ibong kayumanggi si Luna na parabang narinig ang sigaw ni Apollo. Ate Luna! Ate Luna! Nandito ako! Tutulungan kita! Pupuntaan kita dyan! Natigilan na ang binata sapagkat biglang bumaling sa kanya ang engkanto. Nanlisik ang mga mata nito kasunod ng nakabibinging ugong na tila nagkumot na matinding takot sa kaluluwa ni Apollo. Ilang saglit pa'y bigla niyang narinig at naintindihan ang sinasabi ng engkantong galit na galit. Hinding-hindi mo na makukuha ang babaeng ito. Ito ang magiging kapalit sa mga kasamaang ginawa ng mga nasa palaisdaan. Natigilan si Apollo at Luna habang nakatunghay lang sa engkantong galit na galit. Pinapatay nila ang mga walang kalaban-labang ibon bilang ganti ko sa kanila. Ikaw babae, habang buhay na kitang ikukulong, ikaw ang kapalit sa ginawa nila sa mamamayan ng aking kagubatan. Nahintatakutan si Luna sa kanyang narinig, kaya naman nagkakakawag siya ng mga oras na yon para makakawala laban sa engkantong mapagiganti. Parang awa mo na, wala akong alam sa mga ginawa ng papa ko, wala akong kasalanan, pakawalan mo ako please. Bakit? May alam din ba mga ibon dito sa kagubatan nang pinatay sila ng mga nasa balaisdaan? Pagkasabing yon ng engkanto, ay muling humuni ang mga ibon. Sinundan yon ng unti-unting pag-ihip ng hangin hanggang sa unti-unti nang bumaba ang engkanto pabalik sa ilalim ng lupa. Tandaan mo to, babae. Hinding-hindi mo na makikita ang mundo simula sa araw na ito. Kitang-kita ni Apollo kung paanong manginig ang kalamnan ng kanyang ate habang nagmamakawa ito sa engkanto. Wala naman siyang magawa ng mga oras na yun kundi ang umiyak at magmakaawa lang sa isip. Ate! Ate ko! Please! Huwag niyo siyang sasaktan! Huwag! Muling napabangon ang binata sa kama matapos ang malakas na sigaw na yon. Dahil doon, ay dali-daling nagtungo si Aster sa silid upang kumustahin ang lagay ng kanyang kuya. Pagkakita ni Apollo sa bunsong kapatid ay umiyak siya ng gusto
dahilan para lumapit si Aster at niyakap siya ng mahigpit. Namalagi si Aster sa kwarto ng kanyang kuya hanggang sa sumikat ang araw. Pagsapit ng 8:30 ng umaga ay tumawag ang mga magulang ng dalawang binata. Nagulat nga sina Apollo at Aster matapos ma-receive ang balita mula sa kanilang mama at papa. Ayon kay Ginang Stella, eksakto 8:00 ng umaga ay nakita si Luna na naglalakad pabalik sa palaisdaan. Wala itong kahit na anong suot. Tulala rin ng dalaga at umiiyak-iyak na parang na trauma. Walang kahit sinong nakakaalam kung saan ang galing ang dalaga maliban kay Apollo na nasaksihan ng lahat matapos siyang makapag-astral travel ng aksidente. Hindi na lang inopen ng binata ang tungkol sa naranasan niya dahil alam niyang hindi makikinig ang kanyang mga magulang. Nang araw ding yon ay kasama ng mag-asawang Muñez na bumalik sa Maynila si Luna. Pag-uwi nila ng bahay ay sinalubong sila kaagad ng yakap ni Apollo at Aster. Subalit habang nakayakap ang binata sa kanyang ate ay may kakaiba siyang naramdaman sa dalaga. Para siyang nabibigatan sa presensya ni Luna. Kaya nagtaka siya pagkatanggal nila sa pagkakayakap. Okay ka lang kuya? Minasdan muna ni Apollo ang kanyang ate habang hinahat ito sa kwarto bago sagutin ng bunso niyang kapatid. Hindi ko ma-explain tol, pero parang may kakaiba kay ate. Parang hindi siya si ate. Kinakabahan tuloy ako eh. Kuya naman eh, maging masaya na lang tayo na nakabalik si ate dito at hindi na siya tuluyang nawala. Katulad ng sinabi ni Aster, naging masaya nga si Apollo dahil nakabalik si Luna sa kanila. Subalit sa kabilang banda ng kanyang isipan ay nagdududa siya. Habang nasa silid tuloy ang binata ay napapaisip siya ng malalim hanggang sa muling sumagi sa isip niya ang nangyari kagabi. Kung ano ang sinabi ng engkanto. Tandaan mo ito, babae! Hindi mo na makikita ang mundo simula sa araw na ito! Bakit niya sinabi yun kung pababalikin din naman niya si Ate Luna? Maraming naglaro sa isip ng binata ng gabing yun hanggang sa dalawi na siya ng antok. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw ay naging normal naman ang lahat ng pangyayari. Unti-unting nakarecover si Luna at habang lumilipas ang araw ay bumabalik na ang dating sigla ng dalaga. Kahit papaano'y nagkaunawaan na rin sila ng kanyang tatay at nagkapatawaran. Eksaktong 1 linggo ang lumipas pagkatapos ng insidente. Bumalik ang mag-anak sa palaisdaan para magkaroon ng pampamilyang salo-salo. Eksakto 8:00 ng gabi. Bago magapunan ay nakahiga lang si Apollo sa kama habang si Aster ay naglalaro pa rin ng mobile game na nasa katapat niyang higaan. Habang abala ang dalawang binata ay narinig nila mula sa dining area ang sigaw ng kanilang nanay. Dali-daling tumakbo ang dalawa at laking gulat nga nila pagdating sa bukana ng nasabing silid. Halos lumuwa ang mga mata ni na Apollo at Aster at Ginang Stella. Matapos tumambad sa kanilang paningin ang patay na katawan ni Ginoong Lucio na nakalatag sa hapagkainan. Sa ulunan ng Ginoong walang buhay ay nakatayo ang duguang si Luna habang nakangiti sa kanilang tatlo. Anong ginawa mo ate? Anong ginawa mo kay Papa? Hindi na natapos ng binata ang pagsasalita dahil napalingon na siya sa kanyang mama na biglang nahimatay matapos ang nasaksihan. Pag-alalay ng magkapatid sa kanilang ina na walang malay ay biglang humalakhak si Luna. Subalit ang boses nito ay nag-iba na. Pamilyar yun kay Apollo sapagkat narinig na niya ang pinaghalo-halong boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Kung ganun, tama nga ako. Hindi ikaw si Ate Luna. Ikaw yung engkanto. Pagkasabing yun ni Apollo ay biglang tumigil sa paghalakhak ang engkantong nagbabalat kayo bilang si Luna. Nanlisik ang mga mata nito hanggang sa unti-unting nagbago ng anyo. Naging balang magkapatid matapos makita ang tunay na anyo ng nasabing engkanto.
hindi alam ni Aster ang gagawin ng mga oras na yon. Kaya naman naihi na lang siya sa salawal dahil sa sobra-sobrang takot. Nakuha mo na ang ate ko, pero bakit mo pa ginawa to sa papa ko? Ano bang gusto mo? Mas lalong tumalim ang tingin ng Engkanto na parabang lalamunin na ng buhay si Apollo. Pagkalaon ay biglang humangin ng malakas hanggang sa makarinig sila ng tinig na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ngayon, bayad na ang lahat ng kasalanan ng taong yan! Biglang humangin ng malakas dahilan para mapapikit sina Apollo at Aster. Kasunod noon ay narinig na naman nila ang nakabibingi at nakakapangilabot na tinig ng mga ibong kasing laki ng tao. Sa isang iglap ay biglang nawala ang Engkanto kasabay ng malakas na hangin. Pagdilat ng magkapatid ay narinig nila ang boses ni Luna mula sa labas na nagsusumigaw at nagmamakaawa. Nang lumabas si Apollo ay doon na nga niya nakita ang kanyang ate na nasa palaisdaan. Umiiyak ang dalaga at nanginginig sa takot kaya agad niya itong hinatak at dinala sa loob ng bahay para kumutan dahil wala itong kahit na anong suot. Sa mga sandaling yon ay nakasisiguro na nga si Apollo na si Luna na ang kasama nila kaya laking pasasalamat pa rin niya sa Panginoon dahil tuluyan ang nakabalik ang dalaga sa kanila. Makalipas ang araw, linggo, buwan at taon ay naging maayos pa rin ang relasyon ng magkakapatid kahit pa na ibenta na ang palaisdaan. Sinikap nilang mag-move forward kahit pa si Ginang Stella ay nagkaroon ng takot kay Luna sa pag-aakalang ang dalaga ang pumatay sa sarili niyang ama. Wakas!